Caitlyn, Viray, tuluyan ang umalis sa kapuraan ng Pythons. Another chapter clues para sa isang lefty power ng CMFT. At Lady Beast Virtual Soltones dumako na sa Akari Power Chargers. Faith at Manabat may katuwang na sa pagbuhat ng team. Good day, welcome back to my channel. Bago natin yan sa mula, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe at i-hit mo rin ang notification bell para may updated ka sa ating mga video. Isang nakakalungkot na balita ang bumungad sa mga UBE fans nang tuluyan nang inanunsyo mismo ng Flying Titans ang pag-alis ng power lefty ng koponan na si Caitlyn Viray. Isa nga itong napakalaking kaulan sa UBE girls dahil isa nga lang naman si Viray ang nakapagbigay daan sa Titans upang dalhin ang UBE sa kauna-unahang silver medal na siyang ikana-proud ng lahat ng taga-suporta. Kung ating babalikan ang mga laro ni Viray, ay nagsimula nga itong naging starter ng koponan nang ma-injured ang main player na si Caitlyn. Dahil nga rito ay naging tulay ito upang mas makita ang potential ni Viray dahil sa pinamalas nitong husay sa opensa at naging sandalan ng Titans lalo na sa mga crucial points. Samantala, nagbago ang ihip ng hangin at pagkatapos nga itong nagpakita ng magandang laro ay pinalit na sa kanya si Caitlyn na muling nagbabalik ang laro after nito sa injury. Dito nga ay medyo natatabunan na ito ni Caitlyn at naging pamalit na lamang ito. Mayan ay tuloy-tuloy na nga ang pag-alis ito sa Titans at marami pa rin ang nagpapasalamat sa kanya dahil sa magandang performance ito sa UBE Gels. Bali-balita ngang lilipat na ito sa Farm Fresh kung saan baka magiging kapalitan ito ni Tubo kung sakasakaling tuloy na ito sa Foxes. Sa kabilang dako naman ay isang nakaka-excite ngang marinig ang paglipat ng tuluyan ni Soltones papuntang Akari Power Chargers. Isa nga itong nakakagulat dahil napakatagal na nga naglalaro ni Soltones sa Petrogas Angels at siya lang naman ang nagiging dahilan kung bakit napakataas ng naabot ng Petrogas sa PBL. Although, we don't know yet the reason kung bakit ito lumipat ng koponan. Ang mahalaga ay isang desisyon niya ang magiging dahilan ngayon na mas upang lumakas pa Akari. Medyo tumaas na nga ngayon ang level of play ng Akari dahil sa pinakita nitong laro throughout the game last conference na mas lalago pa dahil sa pagiging consultant na ni Coach Taka both Akari and Next Led. At dahil nga rito ay expected na natin na may magbabago talaga sa laro ng Power Chargers. Dagdagan mo pa sa addition ni Soltones na siyang magiging kasamahanin na Faith at Manabat upang mas maging maganda ang takbo nito sa conference next season. Marami pa tayong aabangan sa mga susunod na araw dahil hindi patapos ang lipatan serye ng PBL. Isa ka ba sa nagugulat sa mga pangyayaring ito sa PBL? I-comment mo na yan! Huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe at mag-leave ng comment. I-hit mo rin yung notification bell para mag-updated ka sa ating mga video.